Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Korte Suprema na mismo ang nagsabi, lahat ng persons deprived of liberty ay pwedeng mapaikli ang sentensya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Kabilang dyan ang mga na-convict sa mga karumal-dumal na krimen o heinous crime. May unang balita si Salima Refran. Noong 2019, naging kontrobersyal ang Good Conduct Time Allowance o GCTA nang mapabalitang nakatakdang palayain si dating Calawan Laguna Mayor Antonio Sanchez na convicted sa mga kasong rape, homicide at murder na may hatol na 9 counts ng reklusyon perpetua. Hindi natuloy ang paglaya ni Sanchez. At iniutos ng Department of Justice na hindi kasama sa mga kwalipikado sa GCTA ang mga nakulong dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Pero binaligtad na yan ng Korte Suprema. Sa desisyon ng Supreme Court on bank, sinabing malinaw sa Article 97 ng Revised Penal Code na sino mang nakabilanggo sa alimang institusyon, rehabilitasyon, detention center o anumang local jail ay kwalipikado at maaaring mabigyan ng benepisyo ng GCTA. Nagmalabis daw ang DOJ nang hindi isama ang heinous crime convicts. Ang Bureau of Corrections nagsimula na ng review at evaluation sa mga kwalipikadong persons deprived of liberty. Nasa 10,000 PDL raw ang makikinabang sa mas pinalawak na GCTA. We have to make sure na reform na talaga sila, na undergo na nila lahat yung reformation na procedures. And then hindi na sila maging threat sa society. Priority pa rin natin yung mga seriously ill, terminally ill, so that they can have time to their to be together with their families. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Iginiit ng Metro Manila Development Authority o MMDA na hindi lahat ng pagkakataon ay pwedeng dumaan ng mga ambulansya sa EDSA busway. Kung walang sakay na pasyente ay hindi po pwedeng gumamit ng bus carousel. So even yung excuse na pipick up kami ng pasyente ay hindi po ina-accept dahil otherwise lahat po magki-claim na papunta sila sa pasyente. Kahapon may ilang ambulansyang natikitan dahil wala silang sakay na pasyente nang dumaan sa EDSA busway. Ang katwiran ng ilang driver, nagmamadali silang sunduin ng mga pasyente. Sa guidelines ng Department of Transportation, pwedeng dumaan sa EDSA busway ang mga on-duty emergency vehicle tulad ng ambulansya, fire truck at mga sasakyan ng PNP. Walang nakasaad na dapat may sakay na pasyente sa ambulansya. Sinabi rin ni Acting Chairman Artes na iniimbestigahan nila ang paniniket sa shuttle bus mismo ng MMDA dahil hindi otorisadong dumaan sa busway. May pinakita kasing February 20, 2024 memorandum ng driver na nagsasabing dumaan sa EDSA busway ang shuttle bus para sa mga empleyado ng MMDA. Naalam ni Artes kung may kalituhan sa kanilang ahensya. Mga kapuso, sa linggo na ang muling pagbubukas ng NCAA Volleyball Tournament. Todo paghahanda na ang bawat kupunan para sa Season 99. Unang magtatapat sa linggo, April 7, ang De La Salle College of St. Benilda at Emilio Aguinaldo College para sa Men's at Women's Tournament. Gagawin ang mga laro tuwing linggo, Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado. Mapapanood ang opening ng Season 99 alas 12 ng tanghali live sa GTV. Alright mga kapuso, unang chika ngayong Biyernes na umaga. Are you ready, madlang kapuso? Sama-sama nating tutukan at pusuan ng It's Showtime dito sa Kapuso Network. Bukas ng 11:30 a.m. mag-aatid na rin ng pananghalian ang Showtime Family sa GMA 7. Simula naman sa Lunes, mapapanood sila pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Abangan sa unang episode bukas ang Pasavogue ni Meme Vice, ganda sa kanyang unkabongable birthday celebration. Exciting. This is history. Hindi rin papahuli ang happy time ng bayan. Simula sa Lunes, April 8, mapapanood na rin ang TikTok clock sa GTV from 11 a.m. hanggang 12 noon. Mas pinaaga at dobleng paghahatid ng saya para sa buong TikTropa. Samahan sina Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva, Jason Gainza at iba pang Sparkle Stars sa want to sawang kulitan at pamimigay ng papremyo.
Nasa 30 pamilya sa San Andres, Maynila ang nasunugan. Ang latest sa sitwasyon doon sa unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer! Maris, nandito ako sa bahagi ng Arellano Avenue sa Barangay 753 sa San Andres, Maynila, kung saan nasunog ang ilang bahay pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Sunog ang gumising sa mga residenteng ito ng Barangay 753 sa San Andres, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 5:19 ng umaga na agad itinaas sa unang alarma. Itinaas naman sa ikalawang alarma ang sunog dakong alas 5:28 ng umaga. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng may sasalbang gamit. Kabilang sa mga nasunugan, ang kapitan ng barangay na si Chairman Romel Bernardo. Ayon kay Bernardo, nagulat na lamang siya noong maalimpungatan dahil nababalot na ng usok ang kanilang bahay. Agad daw siyang bumangon at inilikas ang kanyang pamilya pero wala na silang kahit anong gamit na naisalba. Sa tansya ng barangay, aabot sa 20 hanggang 30 pamilya ang apektado ng sunog. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog bago na kontrol. Dakong alas 6:36 ng umaga. Sa ngayon ay patuloy pa ang mopping up operation ng BFP. Wala naman daw nasaktan o namatay kasunod ng nangyari. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Samantala, Maris, sa ngayon ay dadalhin muna sa evacuation center ng barangay ang mga residenteng nasunugan. Pinakakailangan dito ay mga damit, pagkain at mga hygiene kit. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. May mga nahuli na naman sasakyan na dumaan sa EDSA busway kahit hindi otorisado. At live mula sa EDSA Mandaluyong, may unang balita si James Agustin. James! Maris, good morning. Tatlong sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa busway ang natikita ng SAIC sa kanilang operasyon ngayong umaga dito sa EDSA Mandaluyong. Kabilang sa pinara ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ay isang government vehicle ng Philippine National Police. Wala naman silang operasyon o emergency na kailangan tugunan, kaya tinikita ng driver. Walang lusot din ang dalawang pribadong sasakyan na may logo ng PNP. Walang pahayag ang mga natikitang driver. Marami ring dumaan ngayong umaga na ambulansya sa busway, pero may sakay naman mga pasyente na ihahatid sa iba't ibang ospital sa Quezon City, kaya pinapayagan sila. Samantala, Maris, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng SAIC dito sa EDSA Mandaluyong at wala pa naman nadadagdag dun sa unang tatlong sasakyan na natikita nila. At napansin natin, ano, marami na rin naman sumusunod at yung kahapon na mga shuttle bus ng MMDA ay sa labas na ng busway dumaraan ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tatlong Pilipino ang kabilang sa mahigit 1,000 sugatan sa magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Taiwan. At makakausap po natin ang isa sa mga sugatang Pinoy roon. Magandang umaga sa iyo, Sheila Ann Lapada. Si Maris, ito live po tayo sa unang balita. Magandang umaga din po, ma'am. Una sa lahat, Sheila, nasaan ka ba nang mangyari yung lindol? At maaari mo bang ikwento sa amin kung paano ka nasugatan? Opo, ma'am. Nung time po yun, nasa meeting room na po kami noon. Nasa third floor po kami ng company. Then po, nung mag-aalas 8 na po, doon na po nangyari yung lindol. Eh syempre, first time lang po kasi nangyari sa buhay ko yun na ganun kalakas yung lindol. Eh, halos hindi na po kami makatakbo. Tapos, yung mga kasama ko, sinabayan ko ng tumakbo, yung medyo humina na yung lindol. Then, tumama po yung kamay ko sa wall. Hindi ko po alam kung saan po bandang wall kasi sobrang taranta po namin. Kasi ang lakas po talaga ng lindol, yung mga kisame po ng production namin naglaglagan po. Oo. So talagang sobrang takot na takot po kami, nagyayakapan po kami. Hindi namin alam kung bababa kami kasi kung bababa kami mamaya mahulog din po kami sa hagdan. Ang daming consequences na dapat na mangyari kung bababa kami if ever man. Eh napasabay na lang din po ako na tumakbo. Kaya po ganito po yung nangyari sa akin. Hindi po ako nakapasok ngayon. Hindi naman na po ako pinapasok ng 3 araw para makapagpahinga po. Sheila, gano'n na... sige, go ahead. Tapos po yun, ma'am, nung
nagtatanong po kasi sila, akala ko yung mga may sugat lang ganun pupunta sa hospital. Kaso kasi medyo masakit na po yung kamay ko. Sinabi ko na lang po sa coordinator po namin na nabangga po sa wall tong kamay ko. Yun, mm-hmm. Pinunta po ako agad sa hospital. Mm-hmm. Nagpa-x-ray po ako. Tapos sabi po lang ng doktor is nabugbog po yung muscle ko. Namamaga po ngayon yung kamay ko. Okay. Pero na-discharge ka na from the hospital, tama? Ma'am, saglit lang naman po ako doon, ma'am. Siguro mga four hours. Kasi marami po din kasing nasaktan ng mga ibang lahi din po doon sa hospital. Saglit lang po ako doon. Nabigyan ka ba ng tulong na ng gobyerno? May sinasabing action fund assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos na maaaring ibigay doon sa mga nasugat ng mga OFW? Wala pa po, ma'am. Pero marami na pong tumatawag naman na po sa akin, nabibigyan po ako. Mamaya po, susundin daw po nila ako ng mga 1:30 po ng hapon. May meeting po ata dito po sa Ilan, yung si Attorney Chavez po ba ata yun. Okay. Susundin po ako mamaya. Mm-hmm. Bibigyan daw po ako ng assistant kapag nakompleto daw po yung, hindi ko po alam kung ano yung mga ipapasa ko po. Alright. I'm sure i-guide ka nila dyan, Sheila. Pero alam mo kasi, Sheila, bukod dun sa Action Assistance Fund, no? O Action Fund Assistance na ibibigay sa inyo, meron din daw psychosocial counseling na maaaring ibigay sa mga na-trauma dyan sa nangyaring napakalakas na lindol. Sa tingin mo ba, kakailanganin mo bang sumailalim pa sa ganun? Dahil nga kanina, ibinahagi mo sa amin kung gaano kayo natakot dito sa lindol na nangyari sa inyo o naranasan ninyo. Hindi na po, ma'am. Ah, hindi na. Opo. So, sa ngayon, opo, may mga nararanasan pa ba kayo mga aftershocks? Opo, meron po. Lalo, malapit lang po kami sa dagat. Itong company po namin, sa likod lang po ng dagat po, mga 5 minutes away po. Kaya natatakot din po kami, hindi po kami makatulog. Oo. May mga kondin po ng malakas, minsan mahina, kaso nakakatakot. So, nag-ready na rin po ako ng bag ko para in case na mangyari ulit yun, bababa na lang ulit ako. At least nakuha ko na yung mga ibang gamit na kailangan ko if ever na bababa po ako. Especially yung passport. pero opo. Sheila, nabanggit mo kasi malapit kayo sa dagat. Hindi ba kayo kailangan ilikas dahil baka mamaya may banta ba ng tsunami? Wala naman po silang nasasabi po sa amin, ma'am. At sa takot na dinanas ninyo, ikaw ba ay nag-iisip na bumalik na sa Pilipinas o mananatili pa rin kayo dyan? Actually po, ma'am, uuwi po ako sa April 9 po. Ah, okay. So uuwi ka. Pero talagang bakasyon yon, hindi yung talagang permanente ng pag-uwi? Opo, 14 days po. Planado na po yung last month po, nagpaalam na po ako dito sa company ko. Alright, tapos para makapagpahinga po yung nangyari. Opo, opo. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Sheila Ann Lapada sa Taiwan at makakaasa kayo sa aming patuloy na panalangin para sa inyo dyan sa Taiwan. Salamat din po. Sige po. God bless! May extra special guest ang Amazing Earth na maiki-crossover mamayang gabi. We're running! Oh, si Kapuso Comedy Genius at Pepito Manaloto star Michael V ang special guest sa 300th episode ng Amazing Earth. Mas extreme and adventurous daw na side ni Bitoy ang mapapanood. Abangan po yan mamayang 9:35 PM dito sa Kapuso Network. Ang saya niyan! I want! Paragliding mo sa iyo. Yeah. Pinangunahan ng Philippine Army ang pag-aalala sa mga Pilipino nagsakripisyo noong World War II. At live mula sa Taguig, may unang balita si Pam Alegre. Ma'am? Eva, magandang umaga. Dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig ay may mga aktibidad para gunitain ang Philippine Veterans Week at ang paparating na Araw ng Kagitingan. Ivan, sa Martes pa ang Araw ng Kagitingan pero may paggunita na ngayong araw. Kinikilala ang kanilang kabayanihan dito sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Fort Bonifacio sa Taguig.
Isang sunshine ceremony ang isinagawa rito sa pangunguna ni Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General ng Philippine Army. Dumalo rin ng ilang mga veterano na buhay pa rin hanggang ngayon maging ang mga asawa ng mga pumanaw na. May wreath-laying ceremony rin na pinangunahan ng kinatawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At mamaya may testimonial review rin in honor of the veterans. April 9, 1942, araw na nagsimula ang paglipat sa 75,000 prisoners of war, guerrillas at mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Bagak at Mariveles, Bataan, papuntang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Naging mahirap na pagsubok ang Bataan Death March at libo-libo rin ang namatay noon dahil dito. Karamihan, hindi na nailibing ng maayos. So Ivan, hanggang ngayon ay ongoing itong programa at isang magandang pagkilala rin sa sakripisyo ng ating mga veterano. Ito ang unang balita mula rito sa Taguig. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.